Hello! Welcome back mga pams! Ito na naman po ang inyong lingkod si Meet the Reaper muling nagbabalik upang maghatid na naman po sa inyo ng another Minecraft video. Yes mga pams! Episode number 9 and welcome back to Kadacraft Season 5. Yes mga pams! At gaya nga po ng ating pinangako, pag weekend po, Saturday and Sunday, magba-back to back episode po tayo. Okay. For today po, bago po tayo magsimula, gusto ko po mulang bigyan daan ang inyong mga comment. Okay. Unang-una po, comment na galing kay Anton Cuero. Okay. Ang sabi niya po sa kanyang comment, ina-apply niya daw po yung kanyang mga natutunan dito sa ating video sa kanyang sariling survival world. Okay. Maraming salamat sa iyo, Anton Cuero. Okay. At I hope nakakatulong nga sa inyong lahat yung ating mga tinuturo dito. Okay. Yan naman po ang main purpose natin dito, para makatulong po sa mga gusto talaga matuto ng maglaro ng Minecraft. Okay, pangalawa po, galing naman po kay Jake Denver Rosario. Okay, road to episode 100 daw po tayo. Yes mga pams, at I don't know, no? Ayoko mga ako at ayoko rin kayong paasahin, pero susubukan natin, no? I don't know kung meron pang Kadacraft member na nakaabot ng 100 episode. Well, tatry natin, and ang tanong lang pala mga pams, papanoorin nyo po ba ang lahat ng episode, or from episode 1 hanggang episode 100, susubaybayan nyo po ba tayo? Okay. Yan tanong na yan, kayo po ang makakasagot, no? Nandito lang naman ako, palagi akong magagagawa ng video kung gusto nyo. Kung nanonood pa kayo, patuloy tayo mag-upload ng Kadacraft episode natin. Okay. And of course, last but not the least po, galing po kay Zeline. Okay, unti-unti na raw pong bumabalik ang lahat ng Kadacraft member. Yes, halos kompleto na kami, no, mga pams. Kaya sana po supportahan nyo ang lahat ng member ng Kadacraft. Okay, nandito lang po kami para magbigay sa inyo ng saya, entertainment, at mga kaalaman para mas lumalim pa po ang inyong knowledge tungkol sa larong Minecraft. Okay, and of course syempre magbigay din ng inspirasyon sa inyo, malay nyo sa mga darating na panahon, kayo naman po ang papalit sa amin dito at kayo na po ang member ng Kadacraft. Okay, so yun mga pams, at today meron po tayo mga project. First project natin, siguro, kaya kung napanood nyo yung previous episode natin, ito, nandito pa rin po tayo sa ating Creeper Gunpowder Farm. Okay, at I think medyo nakapag-ipon-ipon na po tayo at pwede na po tayo magbenta. Let's go, at i-check nga po natin, ito. Ito na po yung ating naipon. Okay, okay, punong-puno na. Okay, let's go. Okay, let's go. At meron pa tayo dito mga Okay, I think siguro okay na to, no? Pwede na tayo makapag-open ng shop, at I think makakapag-supply na tayo ng gunpowder sa mga mangangailangan. Okay, so of course, bago tayo makapagbenta, kailangan makagawa muna tayo ng ating very first shop. Okay, so let's go at mag-teleport na po tayo dahil meron na po akong napiling site, at medyo na-arrange ko na po yung area, at kulang na lang po i-build natin. So mag-teleport po tayo direct sa shopping district ng Kadacraft. Let's go! Ayan mga pams, nandito na po tayo sa shopping district. Okay, at ito po yung site na sinasabi ko sa inyo. Ito, medyo na-clear ko na siya. Tapos ito, medyo may parang rito may malalim na parte, ayan, medyo pinatag ko lang dito, pinantay ko lang ng konti dito sa namin, sa portal namin. Okay, pagpasok mo, of course may portal dyan, shopping district, ayun, no? Kung napapansin nyo dito sa likod, medyo pinantay ko lang siya. Tapos ito, nilagyan ko ng barcode para nireserve ko na yung area. Okay, kung makikita nyo may sign dito na gunpowder shop soon to rise. Okay, mas magulo sa buhay mo.
Eto, so eto, dito po tayo magbi-build ng ating shop. Ay, okay, ayan. No? Nandito si ano? Dito si Street, oh. Ayan, oh. Ayan yung makulit, oh. Oh, makulit, oh. Okay, so let's go at mag-build na po tayo habang nandito yung makulit na Street. Ayan mga Pams, at tapos na po and open for business na po ang ating very first shop dito sa Shopping District. Okay, ayan po ang Gunpowder Shop. Okay, and of course bibigyan ko kayo ng tour dito sa loob at sa labas ng ating shop. Okay, pero before that, matulog muna tayo para mas magandang ating view pag umaga. Okay, ayan. Okay, ayan. Ayan, so let's go. At ito, ito po ang front view natin. Okay, ayan. Pagpasok na pagpasok nyo, okay. Kumbaga, takaw tingin siya, no? Makikita nyo agad na may parang may kakaiba dito. And of course, pag umakyat kayo dito sa hagdanan, makikita nyo mayroon nakapaskil na gunpowder. And then, of course, ayan, sign natin, Gunpowder Shop, come in. Okay, ibig sabihin, bukas na tayo. At ito, ang bubungad sa kanila ang ating tagabantay dito. And of course, ayan po ang presyo ng ating binebenta rito. 1 diamond, 1 stock.
gunpowder, and of course, ayan, kung nakikita nyo, punong-puno na po yan. Okay, lahat ng barrel natin dito, meron pong gunpowder tayo. Okay, ayan, full stock na po tayo, and ready for business na nga po tayo. At ito nga ating tagabantay dito, okay, hindi nyo pwede simulin yan, no? Oo, full diamond armor yan. Okay, ayan, so ito po ang ating interior. Okay, tapos dito meron pong libro na kailangan basahin po ng mga customer bago bumili. Okay, pero yung nilalaman eh siguro panoorin nyo na lang doon sa mga kasamahan natin dito sa Kadacraft. Kung meron pong bibili eh kailangan mabasa nila yan bago sila makabili. Okay, ayan. At of course, ito po ang ating side view. Okay, ayan. Yan po ang ating side view. Okay, ito po yung kabilang view. Okay, medyo nilagyan ko lang siya ng mga details, tapos mga bushes, tapos mga vines. Okay, parang mas mukhang luma siya. And of course, pasok pa rin ito sa team natin na steampunk. And of course, ito po ang ating back view. Okay, ayan. At magpipray camp po tayo. Okay, para makita nyo po yung top view. Okay, yan po ang top view ng ating gunpowder shop. Okay, I hope nagustuhan nyo at nagustuhan nyo yung design, and I hope ma-inspire kayo ulit sa inyong mga survival sa paggawa ng mga ganitong mga kakaibang mga build style natin. Okay. Ayan, open for business na po ang ating very first shop, mga Pams. Okay, yan po ang ating gunpowder shop. Okay, for today po, meron pa po tayong isang project na gagawin. Well, although na gawa ko na siya, or kumbaga na prepare ko na siya, gusto ko lang i-explain sa inyo kung paano po siya gumagana. Okay, ito pong project natin, tungkol po ito, kung nakikita nyo or napapansin nyo sa ating mga tools dito sa ating toolbar, medyo nasa kalahati na po sila ng kanilang mga durability. Okay, kailangan mapagaling po natin siya. Okay, of course, alam naman natin na ang ating tools pag nilagyan natin ng mending, pwede po siya ma-repair. Okay, pero ang kakailanganin po natin is experience or XP. Okay, so kailangan natin ng XP farm. Well, kung natatandaan nyo nung previous episode natin, episode number 1 or episode number 2, nakakita po tayo ng zombie spawner mismo dito sa ilalim ng ating base area. Okay, so yun, medyo dinevelop ko na po siya, at i-explain ko lang po sa inyo ang mechanics kung paano po ito paganahin at kung paano po ito mas maging maganda ang production nyo. Okay, depende po, pwede po ito sa spider, sa skeleton, or zombie spawner man. Okay, so let's go. Okay, ito po. Ayan, kung mapansin nyo, you know, in the distance, nakikita nyo, meron po tayong parang malaking tubo dito. Okay, ito. Okay, ayan. Okay, ito po yung parang gagawin kong magiging killing area natin ng ating mga zombie. Mula dun sa spawner natin, dadali natin yung mga zombie dito sa ibabaw ng ating base, para dito sila patayin, or dito natin sila i-harvest para makuha natin yung kanilang XP, and of course yung kanilang mga drops. Okay, pero ito dito sa ilalim, okay, kung tatandaan nyo, dito papasok po tayo dito sa ating mining area or mining entrance, kung saan po tayo nagsimula noon na mag-mine. Okay, ito dito. Okay, at ito medyo pinaganda ko na yung daanan dito. Okay, ayan. So ito po yung ating zombie spawner. Okay, ayan. Ayan, kung nakikita nyo. Okay, ayan. Ito po, nilagyan ko po siya ng tinted glass. Okay. Itong tinted glass, kung natatandaan nyo, ito po yung glass na hindi po pwede makapasok or makalabas yung liwanag. Okay, tinted nga po eh, diba? Okay, so dito, ang mangyayari po, okay, itong ating ginawa dito is a 9x9 room. Okay, paano po magkakaroon ng 9x9? Of course, sa lahat ng sides niya, kailangan meron pong distance ng 4 blocks. Okay, left, right, top, bottom. Okay, front, back. Okay, kailangan 9. Tapos pati sa ilalim niya, okay, 9 deep. Okay, tapos kailangan ng spawner nyo, ilagyan nyo po ng slab sa ibabaw. Okay, para hindi po mag-spawn ang mga
kung ano man yung spawner nyo, hindi mag-spawn yung mga mob dyan sa ibabaw ng spawner. Kasi minsan, nag-i-spawn sila sa ibabaw ng spawner, and then, of course, kaya bumababa ang inyong production. Okay, so kailangan lagyan nyo ng slab sa ibabaw. Okay, and then, of course, ang mangyayari po dito, ito, meron po tayong water flowing dito, itutulak po ng tubig pagto po dito or papunta po dito sa ating trench. Okay, ito trench. Okay, itong ating trench na to is 2 blocks deep. Okay, para hindi po sila ulit makatalon pabalik dito sa ibabaw. Okay, ayan. Okay, sa taas. Okay, at ayan. Tapos ito naman po ay magpo-flow papunta, depende sa inyo kung gusto nyo left or right or sa anong pagdi-design nyo. Dadalhin siya po dito, and then dito po magpo-flow siya or magtutulakan sila papunta rito, and then ito kung nakikita nyo dito, nilagyan ko po siya ng fence. Okay, yan. Fence po yung magtutulak sila pataas papunta po dito sa ating elevator. Okay, yan. Kung nakikita nyo, oh, diba? Bigla na lang ako umangat. Okay, yan po yung nangyayari sa ating zombie spawner. Tutulak kasi ang mga mob or ang ano ng fence is parang itutulak niya pataas. Okay, so ayan. So magtutulakan sila kahit na may stack sila dito, of course madami sila, magtutulakan sila hanggang sa matulak sila, and then aakyat sila dito sa ating elevator. Okay, ito na po yung tubo natin, no? And then ito po kung gaano kataas po ito is 21 blocks ang taas nito. Okay, mula dun sa ating ground floor kung saan tayo merong killing chamber para po itutulak sila papunta rito sa ating killing chamber, and then of course idadrop po sila. Okay, and then hanggang sa magkaroon or maging 1 hit or 2 hit na lang po ang ating mga zombie. Okay, yan po ang nangyayari sa isang kumbaga zombie spawner, skeleton spawner, spider spawner. Well, iba naman yata yung mechanics ng spider spawner, no? Pero siguro sa mga susunod natin mga episode o mga darating nating episode, i-explain ko rin po sa inyo so paano gumagana. Okay, ngayon ito magpipre-camp po tayo kasi meron pong kailangan kayong masunod na parang condition. Okay, kasi ang spawner po is na-activate kung malapit ang isang player. Okay, meron po siyang distance na kailangan maabot para ma-activate po ang isang zombie spawner. Okay, so magpipre-camp tayo. Okay, or siguro pwedeng hindi na, no? Pero mas maganda siguro ipakita ko lang sa inyo kung paano. Okay, dito tayo nakatayo. And then kung papansin nyo, kahit nandun tayo sa ibabaw, ito pong ating spawner is activated. Okay, paano nyo po malalaman na activated ang isang spawner? Pag nakikita nyo, paikot-ikot po yan kung ano yung nasa loob niya. Tapos ayan, meron po siya mga parang mga flame na lumalabas. Okay, ibig sabihin, nandun po tayo sa range ng spawner na to para mag-activate. Okay, so habang nakatayo lang tayo dito, activated itong ating spawner. So patuloy siya ng patuloy na mag-i-spawn ng mga zombie. Okay, so ang purpose natin dito is mailayo natin yung mga zombie na nag-spawn mula dito sa spawner, mapalayo natin agad at mapaalis dito para continuous lang po ang kanyang pag-i-spawn ng zombie. Okay, kaya ganyan po ang purpose ng ating paggawa dito. Okay, itutulak niya na itutulak, so lahat matatransfer to sa ating elevator, and then magshoot pataas, and then babagsak to sa ating killing chamber. Of course, pag wala nang ang spawner na to, pag napansin na wala na pong zombie dito, mag-i-spawn po ulit siya ng 3 or 2, and then of course ganun din, paikot-ikot lang yung kanyang process. Okay, ganyan po gumagana ang isang mga zombie spawner at skeleton spawner. Okay, so let's go at i-activate na natin. Pero bago natin i-activate yan, kukuha muna tayo ng ating blocks dito. Okay, kailangan natin ng stone para matakpan na natin yun, and then tatanggalin na natin yung mga torch, and then magsisimula na po yan mag-activate. Okay, so let's go. Okay, kuha lang po tayo ng stone dito. Meron pa ba ako natural stone? Okay, meron pa tayo dito natural stone. Okay, ayan. So, I think okay na to. Ayan, magagabi na. Okay, so let's go. Para matakpan na natin ito. Para maging total darkness na siya. Okay. Okay.
tatanggalin lang natin ang lahat ng torch dun sa ating 9x9 room. Dahil ang isang zombie spawner ay nag-activate din kung totally dark. Okay, yan po yung bagong rules ng ng Minecraft. Okay, kailangan total darkness para mag-spawn ang isang mga mob. Okay, so let's go. At tatanggalin ko lang yan. Tanggalin natin yan. Okay, ito. Okay. At ito, okay. Okay, ayan. Tanggalin natin niya. Ayan, kung nakikita nyo, okay, nag-spawn na po sila. So, lalabas na po tayo dito. Okay, ayan. Tatakpan na po natin yan. Okay, ayan. Let's go. At, okay, ayan. Total darkness na po yan nandun sa ano natin. And then, ayan, kung nakikita nyo, nagtatalon-talon pa doon. Pero maya-maya, pag marami na pong zombie yan, itutulak siya papunta rin doon sa ating killing chamber. Okay, magsisiksikan sila dyan. Okay, let's go. Ayan. Aba, meron pang nai-stack doon. Ah. Okay, ayun. Nag na siya doon sa ibabaw. Okay, so let's go. At i-check nga po natin sa ibabaw dito kung may mga zombie na nga doon na bumabagsak. At tignan natin kung one hit na lang sila or two hits. Okay, so let's go. Ayan. So dito tatayo lang po tayo dito para ma-activate, naka-activate pa rin siya. Okay. I think ang distance no para ma-activate ang isang spawner is I think 15 blocks or 16 blocks away. Okay, para siya ma-activate. Okay, so ayan. Okay, ayan. Ayan na sila. Okay, so hawakan natin yung ating mga tools na kailangan natin i-repair. Okay, and of course, swipe lang tayo. Okay, one hit lang. Okay, ayan. Okay, let's go. Ayan. Okay, ayan. O, diba? Tapos ang kanilang drop is, of course, dito po mapupunta. Okay, ayan. Ayan po. Okay, meron na tayong carrot, rotten flesh. Okay, kung ano man yung mga drops ng isang zombie. Ayan na yun. Okay, ayan. So, ayan. Yan po, or ganito po gumagana isang zombie XP spawner, pati sa mechanics ng paggawa nyo ng inyong skeleton spawner, ganito lang po yung mechanics. Okay, ayan, patuloy lang sila na magpatuloy na magbi-build up dyan, no? Hindi sila magka-clog doon sa ating tingin ko naman hindi sila i-stack doon. Okay, dire-diretso lang yan, tulakan lang sila ng tulakan. Ayan, kung nakikita nyo, bagsak lang sila ng bagsak dyan dahil patuloy pa rin na nag-activate ang ating spawner. Okay, kaya mai-repair na po natin ang lahat ng ating tools. Okay, medyo maingay lang sila. So yun, mga pams, I hope marami kayong natutunan, na inspired kayo ulit sa ating episode for today. Okay, so mga pams, hanggang dito na lang po. Abangan nyo po pa ang mga susunod natin mga video dahil marami pa po tayong gagawin dito sa mundo ng Catacrafts. So pams, see you next episode. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.